Siya na ay the best at the best among the rest. Si Moto D-Max. Good day mga ka-D-Max. To our next video ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-renew ng ating driver's license. Ang mga requirements na kailangan natin dalhin ay ang ating old driver's license, medical certificate, at ang CDE certificate. Ang bagong requirements ng LTO na kailangan natin. Kailangan natin mag-register sa LTO portal at para dun tayo makapag-exam at ma-print natin yung CDE certificate. Kapag nakompleto na natin yung mga requirements, ganito ang gagawin natin. Bali, nag-apply ako dito malapit sa amin sa may SM San Jose del Monte, Bulacan. At sa mall nito, nagbubukas sila ng 8 o'clock para sa mga nagre-renew ng license sa LTO. Kaya before 8, pwede na kayo pumunta ron at expect nyo na magkakaroon ng mahabang pila. Pagkadating mo doon sa site ng LTO tsaka sa medical, pumunta ka agad kayo sa may medical kasi pila rin yun. At pumunta kayo sa may desk counter, tapos bibigyan kayo ng form para sa medical evaluation. At sa LTO form, napipila pa nyo ang personal details, pati yung license ID number, tsaka yung serial nun sa likod ng ating ID card. Siguro doon nyo may dala kayong ballpen, kasi pagdating doon sa site, pag wala kayong ballpen, meron doon binibenta, 10 pesos yung ballpen nila doon. Pagkatapos nyo mapila pa nyo yung form, upo muna kayo sandali doon, tapos i-ready nyo na yung pambayad nyo. Bali, ang bayad doon is 600 para sa medical certificate natin. Pagkatapos nun, i-clip nyo lang yung driver license nyo, yung medical evaluation, pati yung LTO form. At ang next step nito ay tatawagin na kayo sa loob na medical. At ang gagawin nyo lang dun ay kailangan nyo lang basahin kung anong ituturo doon sa eye chart ng medical examiner. At pagkatapos sa medical, papupuntahin na kayo sa may LTO office. Bali, doon sa may entrance ng LTO office, meron doon public assistant. I-check yung mga documents nyo kung kompleto ba o tama yung pagka-fill up nyo. Siguraduhin nyo yung address ng ID card, yung driver's card natin, tsaka yung form na fill upan nyo is pareho. Kasi kapag hindi sila magkapareho, ay re-require kayo ng barangay ID. Ayun, hassle pa yun. Kailangan yung address ng barangay ID tsaka yung form nyo, kailangan pareho na sila. Ayun, kaya medyo abala pa. Kaya kung hindi naman masyadong hassle sa inyo, huwag na kayo mag-change address para tuloy-tuloy yung transaction natin. At pagtapos na at okay naman yung papel nyo sa public assistant, dediretso na kayo sa loob at ipasa nyo na sa window 1. At pagkatapos nito, sa window 1, antayin na tawagin uli kayo. Ang susunod na tatawag sa atin ay ang window 4 para i-check, i-verify yung mga data na in-encode nila. I-check yung name nyo kung tama ba, name ng father, mother, yung address nyo, indicate nyo kung anong barangay kayo. Antayin ulit na tawagin tayo para naman sa pagbabayad ng ating fee. Ang miscellaneous fee na babayaran natin is 585 kung hindi pa so ang license mo. Ang bayaran nito dun sa first floor kung saan tayo nagbabayad ng mga billing. Pagkatapos nun, balik ulit tayo sa LTO office. Tapos yung receipt na pinagbayaran natin, ipasa naman natin sa Windows 2. At magantay ulit tayo na tawagin tayo. Pagkatapos nun, ang Windows 3 naman ang tatawag sa atin upang sa ating biometrics at signature at picture taking. Bali, ang gagamitin natin sa biometrics ay ang ating index finger. Ayan. Medyo natatagalan kami dun kahapon, kasi kahapon lang ako nag-renew dahil hindi nila malaman kung ano yung index finger natin. Kaya yun, itong index finger, dalawa siya. Kung ayaw mo naman palitan yung picture mo tsaka yung signature mo, pwede naman. Tatanungin naman kayo kung gusto nyo palitan yung picture nyo o yung signature nyo. Ulitin nyo din yung signature nyo. Pero same pa rin yun, ha. Ulitin nyo lang. At lastly, tatawagin ulit tayo sa Windows 1 para kunin na natin ang ating ID license card. Check muna natin lahat kung tama ba pagka-print doon. Tapos ilogbook natin, sulat natin yung name natin, yung ID license card nasa harap, tapos yung serial number nasa likod ng ating license. Then meron silang binibenta doon na jacket ng ating license card worth 30 pesos. Ayun lang.
Siguro umabot ako kahapon ng mga 2.5 hours para matapos din natin transaction. Okay lang naman magantay kasi aircon naman. Kung pupunta kayo doon, maglaan kayo ng kalahating araw para sa proseso ng pag-asikaso ng ating ID license card. Bale, 10 years na yung expiration ng ating ID license card, pero merong dong year na kailangan natin mag-take uli ng medical exam. Bale, sa buong 10 years, may 2 beses tayong medical exam na gagawin. Naka-indicate naman doon sa pinaka-receipt natin kung kailan tayo babalik upang magpa-medical exam. Kasi kapag di natin ginawa yun, marerevoke yung license natin. At sa pagkuha naman ng ating CDE certificate, bale, magkakaroon tayo ng separate na video doon. Thank you for watching and don't forget to subscribe para sa mga susunod pa nating mga tutorial video. And salamat, God bless. Mag-enjoy ka lang sa buhay at huwag kang mainis. Gawin mo na lahat.